Ahem. So, good morning, guys. Ride all you can. Oh, grabe, since puno. Hirap na may sakit. So, it's been a while since the last time I uploaded a video. So, sana magtuloy-tuloy tayo. And, sobrang busy. Hindi makapag-edit, hindi makapag-upload. Siyempre, ano lang naman natin to? Hobby lang naman natin to. Ang mag-upload. Wow! Look at it. Look at the game changer. Mga kupal. Mga stoplight. Kaya nga stoplight eh, diba? Bawal mag-go. Mas talaga yung mga ganyan eh. Hindi kayo marunong sumunod sa batas. Pag-go, go. Pag-stop, stop. Mag-stop tayo. Okay. Ano ang magandang topic natin ngayon? So, try natin pag-usapan ng tires. Yep. Tires. Go, wala na. So, pag mga gantong uwi, hindi naman tayo, hindi naman natin kailangan rumatras. Tamang, ano na, tamang makaka-uwi na. Let's talk about tires, mga sir. So, hindi pa ako nagpapalit ng tires. Front and rear still stock. So, wala pang palitan. Bakit wala pang palitan? May pambili. Ayaw magpalit. Yeah. Kailangan natin sulitin itong stock tires natin. Pero paano ba natin na papahaba yung buhay na itong stock tires natin o nagpo-prolong? Bale, simple lang naman yung ginagawa ko. Sobrang basic lang naman yung ginagawa ko. Ay, nunahan mo ako. Why? Why, Aerox? So, yun nga guys. Sobrang basic lang naman yung way para ma-prolong natin yung tires natin. Ako kasi saktong tire pressure lang nilalagay ko. So usually nagpunta ako sa gasoline station, check ko kung maayos yung hangin nila, tire pressure. Basta yun, yung digital para mas tig. So yun, na din ako pupunta. Yan, kung ano yung nakalagay sa manual, yun lang nilalagay ko. Minsan lang ako nagpupunta sa vulcanizing shop para magpalagay ng hangin kasi hindi ko matansya yung pressure, air pressure na nilalagay sa stock tires ko. So, mas okay na yung meron kang basta yun, kumbaga alam mo kung tamang pressure or PSI para sa tires mo. So kaya sa akin
Hindi ko naman nare-recommend na dun kayo lagi. Pero ano, tawag mo ito, hindi ko naman nare-recommend, pero mas kung wala naman, kung hindi nyo naman, or kung wala mala, kung walang malapit na gasoline station sa inyo na pwede nyong puntahan para magpahangin, kung wala kayong other choice, then yun, pwede sa vulcanizing shop. Ano nga pala yung sabihin ko? Wala na tuloy. So yun nga guys, pagka medyo matigas kasi yung tires nyo, tapos tapos hindi kayo marunong tumain siya, so matigas nga, diba? Pag nag-accelerate kayo, so at sabi natin medyo nabilisan nyo, mas madali siyang mapupudpod. Kasi hindi siya masyadong kakapit sa semento, kasi matigas siya. O, parang lobo lang ganun. So medyo ano siya, madali siya mapupod, madaling maluluma yung tires nyo. So yung takbo nga pala nito guys is 15,000 pa lang, so medyo mababa pa siya. So yun nga guys, kapag medyo matigas yung tires nyo, hirap siya, kasi since parang lobo yung gulong nyo, madali siya mapupudpod. Then kapag ano naman, sobrang, pagka medyo malambot naman siya, hirap naman yung makina niya, kasi sa tingulong niya nabibigatan. So mabibigatan yung makina niya. Ulit tayo. So yun, so may mabibigatan yung mahala nyo kapag malambot naman yung tires nyo. So sa akin, sa akin naman, I always make sure na sakto lang yung air pressure, yung PSI na nilalagay sa tires. So I usually go to, so yun lang naman para ma-prolong nyo yung tires nyo. Kung ayaw nyo pang bumili, medyo naging sinayang kayo, kasi hindi naman kayo rarat-rat at hindi naman kayo nakangarera. So I guess okay na yung stock tires, just make sure na tama yung air pressure. Okay, makasira yung ano nila dito. Thank you.
yun na lang muna siguro yung topic natin for today. Ayos yun ah. Umihi. Grabe ginawa na si Arin C5. Pala tayo dito. Tama dito tayo ng daan. Helmet. So, check natin yung gulong, guys. Kung gaano pa siya kapal. Bale ito, 5 peso. So, ito pa yung kapal niya. So, ay pa. Medyo mga palitapal pa siya. Same lang din naman sa harapan. Yung kapal niya. Pero yung pwede pa. Silver yung setup ni ano, ni Kuya. Isa dyan sa TMX ha. Speed. All silver. Hindi ka lalapitan ng aswang niya.